It's me again. Welcome back to my channel. So today guys, gagawa ako ng short video para malaman nyo kung paano ba natin malalaman once na magpabook tayo sa mga agent, travel agent, na confirm ba siya or hindi. So kung gusto nyo guys malaman, just keep on watching! Channel. So, ang topic natin ngayon is paano ba natin malalaman once na magpabook tayo sa mga travel agent is confirm ba siya or hindi. Yes. I decided this na gumawa ako ng video para na rin sa aking mga business partner yan. Sa aking team, Warriors, yung aking mga business partner. Kasi they always asking me paano ba nila malaman na yung binook nilang ano client is confirm ba sa airlines. So kaya ko ginawa ito guys para at least hindi na rin sila paulit-ulit na nag-aask sa akin. And makatulong din naman, di ba guys? Sa mga hindi nakakaalam, I'm also travel agent guys, kaya sa mga gusto magpa-book, pwede kayo magpa-book sa akin, di ba? Bibigay ko yung link ko dyan, yung Facebook ko, sa mga gusto magpa-book, you can send me the message. Then, kaya rin ako guys, gumawa na ito, isa pang dahilan kung bakit ako gumawa ng video, para lahat maging aware, mawala yung takot nila na nagpapa-book sila sa mga agent. Kasi alam ko lahat guys, hindi man siguro lahat, most people, na nagpapabook sa mga agent is nandun yung doubt nila. Diba? Nandun yung doubt nila kung confirm ba sila, na yung naibook ba na yun, o makaka-flight ba sila. Kasi may case dito sa Hong Kong before, travel agent, I don't mention it kung anong travel agent name yun, na marami nagpabook ng mga kababayan natin. Then, nung nasa airport na sila guys, mga hindi sila naka-flight. Bakit? Hindi na-confirm yung kanilang mga booking. Yes, hindi na-confirm yung kanilang booking. So, it's so sad na hindi sila naka-flight, di ba? So, kaya ngayon guys, yun yung ituturo ko sa inyo para maging aware din tayo na kahit sa mga travel agent tayo nagpapabook, alam natin kung paano natin i-check na confirm ba yung i-release ng mga agent, yung i-release ng mga agent na itinerary sa atin, is confirm ba yun or hindi? Yes. Kung confirm ba yun o hindi. Yun yung ituturo ko sa inyo guys. Kasi, Cebu Pacific, Philippines Airlines, or Asia, o other airlines, pwede na natin yan i-check sa website. Kasi 'di ba pag nagre-release guys ang mga travel agent ng itinerary tickets sa atin, is makikita natin doon yung PNR or booking ID natin. 'Di ba? Yung PNR tsaka yung booking ID, booking number natin. So kung hindi nyo yan guys alam kung alin ba doon yung PNR o kaya yung booking number, you can ask sa agent kung kanino kayo nagpa-book. Then kayo mismo ang mag-check sa website kung paano malalaman na na-confirm ba talaga yung book mo. Okay? So, yun yung guys yung ituturo ko sa inyo. Pero, ang ipapakita ko lang sa inyo ngayon is yung Cebu Pacific. Kung paano nyo i-check sa website na yung pinabook nyo sa agent is confirm ba siya or hindi. So, let's go guys! So yan guys, kailangan mo lang gawin is you can go to the Google. Sorry, ang daming nagpa-pop up na mga message. So Chrome. And then you can search the Cebu. Yan, Cebu Pacific Managed Booking. Okay, and then nakikita nyo ito guys is Cebu
Manage Booking Cebu Pacific. And then, just click this. So, ayan guys, dito. Ayan ang lalabas. Palakihin ko para makita nyo. Okay. So, dito guys, use your booking details. Sa nasa itinerary na nire-release sa inyo ng mga travel agent is nandun yung booking reference number or yung PNR. And then, yung surname nyo, of course. Then, i-enter nyo lang dito yung PNR and enter yung surname mo. So, mag-i-enter ako dito, guys. Ng reference number. So, after you enter the booking reference number and the surname, then continue nyo lang, guys. And, ganito na ang lalabas nyan. Makikita nyo na yung itinerary nyo. So, yan, guys. So, malalaman nyo dito pa lang is na-confirm na siya. Yan, eto. So, malalaman nyo confirm na siya, guys. So, ganun lang siya kadali. Pero, kapag hindi naman siya confirm, ang lalabas dito is not found. Well, hindi lalabas itong itinerary na ganito. So, ayun guys, ganun lang siya kasimple, diba? Nakita nyo naman po yung pinakita ko sa inyo na kung paano natin isi-search yung ating ticket kung na-confirm ba siya. And remind ko lang guys, kasi maraming mga mahilig mag-post ng mga ticket nila. If ever magpo-post kayo, just cover the booking reference number. Kasi yung booking reference number na yun is nandun lahat ng details ninyo. Yes, nandun lahat ang details ninyo. Kapag kunwari ako, makita ko yung booking reference number nyo, pwede ko yan ma-search, di ba? Kasi nandun yung ano nyo, nandun yung details nyo. Nakita nyo naman na in-enter ko yung booking reference number and yung surname, lalabas na lahat dun. Yung inyong itinerary, nandun na lahat yung inyong detail. So, iwas lang natin guys na i-post yung mga ganun kasi for our safety na rin, di ba? Yun lang guys. I hope na nakatulong itong tips na to para sa inyo lahat. At para din na hindi na tayo yung bang mawala na yung doubt natin sa mga travel agent na mawala na yung mga takot natin na magpa-book sa mga travel agent. Diba? So, yun lang guys. Sa mga, may mga higit pang nakakaalam sa akin, you can comment down below para at least magkaroon ako ng mga idea. And then, sa mga may katanungan pa, you can comment down below para masagot ko kayo. And, sa mga gusto magpa-book guys, pwede kayong magpa-book sa akin ng inyong mga flight and I give you a big discount. Yan, you can send me the message sa akin Messenger. Ilalagay ko rin sa description ko yung Messenger. And then yung link na itong Cebu Pacific, lalagay ko na rin. And then yung PAL, tsaka yung other ano, lalagay ko na rin sa baba. So yun lang guys. Thank you at sana may nakuha kayong konting tips. Konti, diba? At least may makuha man lang kayo ng konting tips. So, don't forget guys to like and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe and click na rin yung bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. So, bye guys! I love you all! God bless! See you on my next video! Bye-bye!